Topic natin nga ito mga kanukis, Marix, is caused by herpes bacteria. Ito yung called Marix. Marix disease is a virus. So ngayon, pag nakita nyo ito mga kanukis, dyan nyo na ngayon makikita kung ano yung kaibahan ng Marix at saka botulism. Kung minsan kasi mga kanukis, kulang tayo sa kaalaman, kaya magja-judge ka agad tayo. Marami akong nakikita sa mga post, sa mga kuhan, Marix yan, Marix. Napakalayo. Ngayon ha, umpisa na natin. Ano ba yung Marix mga kanukis? Ang Marix mga kanukis ay isang common disease of chicken caused by herpes virus. Marix disease infect both commercial and backyard poultry. Ha? Lahat dito tinatamaan. Big time or small time. Backyard or commercial. Ba? Poultry. And may result in death or severe production loss. The disease causes many of nerves breakdown. Kaya nagko-cause siya ng paralysis. And then, nagko-cause din siya ng tumor in major internal organ. So, doon pa lang magkaiba na masyado. Napakalayo sa botulism. Ano ba yung signalis niya? O dito, itatapik natin yung botulism dito para hindi nyo na talaga ma-misinterpret. Napakalayo niya, magkukos ng tumor. So, signs. Paralysis of legs, wings, and yung paa. Napaparalyze. Loss of weight. Nababawasan yung timbang, pumapayat. Yeah. Saka number 3, gray iris or irregular pupil. So yung mata niya, magre-gray, parang magkakaroon ng cataract or may irregular sa mata niya, lahi, iba yung pupil niya. Number 4, vision, paningin, impairment. So mahalap, mabulag, or mawala ng paningin. So, wala sa botulism yan. Skin around feeder, nagbubutoy-butoy. Skin around feeder, yung dito yung feeder, nagbubutoy-butoy yan. Nagbubutoy-butoy. So, yun. Yun yung kuha niya. Yung isa sa mga sinyalis niya. So, dito natin ngayon, makukuha yan. Yung comparison nila. Take note. Young birds are most susceptible to the infection. Most death from Marix disease occur between 8 to 20 weeks. 8 to 20 weeks mga kanukis, that is 8 weeks is composed of 2 months and 20 weeks composed of 5 months. So dyan lang yung range sa tinatamaan ng Marix. So bakit natin sasabihin na Marix yung botulism na yung iba broadcock na 3 years na napipilay? So napakalayo. Klaro dito, young birds are most susceptible to the infection. Most death from Marix disease occur between 8 weeks to 20 weeks of age or 2 months to 5 months of age. So napakalayo sa botulism. Yung mga nakita ko sa botuli, yung sa mga post, mga broadcock na ang haba na ng tahid. Sinabi pa rin Marix. Diba? Diba? Meron pa. In some cases, the disease may be seen in a bird as young as 3 weeks to 4 weeks. That is 3 weeks up to 1 month nagkakaroon na ng Marix. So wala akong, diba? Napakalaking kuhan talaga mga kanukis. Napakalaking kuhan. Makikita mo dito ngayon kung matapos mo yung video.
Hindi lang ako masyado nagkuhan kasi sa kanila din yon. That is their own opinion. Pero wala tayong kuhan dyan. Sa kanila yon. So, di ba? Take note ha, young birds are most susceptible to infection, most death from Marek disease occur between 8 to 20 weeks of age or 2 months to 5 months. In some cases, the disease may be seen in a bird young as 3 to 4 weeks. So, magdidevelop pa yan mga kanukis. Idedevelop pa niya, so namamatay siya between 8 weeks na. Nagkakaroon na siya ng tumor. Yun yung analysis ko. Whereas, yung botulism, 48 hours nakakain siya ng butulay, 48 hours, may lumalabas na yung sintomas na pipilay na. Another 48 hours, namamatay na siya. Kung hindi siya namamatay sa botulism, magsusurvive siya. Kaya natin gamutin, dahil botulism is bacteria. Whereas Marek is virus. So, as early of 3 to 4 weeks makikita na may mga makikita na natin yung Marek, may tinatamaan na ng Marek at saka karamihan sa namamatay niyan 8 to 20 weeks of age. So kung mayroon man siya pero dito bumawi kay dito or as old as 1 year. So may mag-survive, lalabas yung mga sintomas doon na sa 1 year. So, Marek is nagpa-process yan ng matagal. As early as 3 weeks to 4 weeks, nakikita na natin may tinatamaan niya. So, mostly ang namamatay sa Marek, 8 weeks to 20 weeks. That is 2 months to 5 months. So, yung nakikita natin doon sa mga post, broadcast na 2 years, 3 years na. May 3 years nga ako tinamaan ng kuhan, hindi ko talaga tinawag na Marek kasi wala, early stage yung Marek mga kanukis for your information. So, okay. Kina. So, ano ba yung mga similar disease ng Marek? Yung similar meaning, magkapariha. Kaparihan-pariha. So, ito yung lymphoid leukosis. Also, causes tumor in organs. Yung mga major organs. Pero hindi siya nakaparalyze. Pero nagkukos siya ng tumor. So botulism similar pa rin siya dahil napaparalisa. Napaparalisa yung manok. Pero iba yung pinagkunan nila. Yung Marek is virus, bacteria naman yung botulism. So kung may dalawang similar disease, botulism pero magkaiba sila at saka lymphoid leukosis. So yan. Dito tayo ngayon sa kwan. Paano ba nakakahawa, nakukuha? Ito yung importante para makailag tayo. Kasi pag sa army, pag gira, pag hindi natin ma-locate yung location ng shooters, hindi natin kayang mauubos tayo. So kailangan yung location talaga ng shooters. Ano, saan ba natin nakukuha yung Marek? At paano ba na-spread? So, itong virus nito, mga kanukis, is highly infectious or contagious. So, nakakahawa to once na nalapit or na-inhale, exhale, or may lumapit na yung manok niya, may Marek doon, tapos wala tayong biosecurity. Pagdating dito sa atin, buyer, humahawak-hawak, hinawakan yung mata, so nakakahawa yan. Nakakahawa yan. At saka yung nanghiram tayo ng mga pakainan, hindi natin dinisinfect, tapos pinakain natin, so nakakahawa din yan. So madaling may kakalat, lalong-lalo na pag ma-inhale niya yung alikabok ng balahibo, inhale or exhale. Yan, rapidly nakaka-intake yan, dyan nakukuha. So remember ha, huwag tayong basta-basta magpapasok, huwag tayong basta-bastang nanghihiram ng pakainan or whatever yung tinatawag nating mga poultry or pangmanok equipment. Dapat all in tayo.
Kuhan talaga tayo. Kaya yung iba mga kanukis, nagkakaroon ng biosecurity, yung may putbat sila at may hinawanan. Pero sa atin backyard, di natin kaya yan kasi mahal ang disinfectant dyan, pang virus. Pero ma-prevent natin dyan pag hindi tayo masyadong nagpapabisita sa mga alaga natin. Kaya tayong iubusin ng marix mga kanukis. Highly contagious siya, rapidly makukuha. Iba yung botulism na tinatawag nilang marix. Kahit na yung may na botulism na mamap, ang sisiu buhay pa. Paano yan naging marix? Oh, klaro-klaro dito. Oh, ang manok na may virus for life na yan, for life. So, hindi man siya namatay, nakasurvive siya, pero may marix pa rin siya. So, madidevelop man o hindi. At tuloy-tuloy yan. Mapapasa ang virus sa pamamagitan ng feeder follicles. Ang pag-spread niyan rapidly. So, lalong-lalo na yung mga alikabok ng balahibo, yung tinatawag nating ma-inhale yan, makuhan dyan, makapasok sa katawan. So, yun. Ha? Airborne siya. tulad din ng kuhan, yung si Mr. Cubido. So, di ba? Ma-inhale lang siya. So, yun. Yun, mga kanukis. Napaka kuhan. So, kayang maubos yung manok natin dito sa virus na to. So, ang virus na to ay mag-survive sa environment, mga kanukis, itong tinatawag nating marix disease or herpes virus na tumatama sa ating mga manok ay maaaring mag-survive for several months for room temperature. Ibig sabihin, hindi masyadong init, hindi masyadong malamig. Pero no worries tayo dyan mga kanukis dahil yung tropical country tayo, masyado tayong mainit. So wala tayong problema dyan. Ang problema lang natin, yung abrupt, yung incubation period niya. Dahil pag may magdala sa atin, ubos yung manok natin. Diba? Pag nakabili tayo ng may marix, kasi pala pag gumaganon yung one, lumilipad yung mga alikabok sa balahibo, ma-inhale, patay na. So, pasapasa na. Kaya, major losses, yung nakalagay dito sa introduction, major losses of production sa poultry and backyard. Major. Pag sinabi natin major, malapit na maging general. So, nasa 80% to 70% kasi ang general, 99% yan. Pag major, or kernel, 80%, major, nata 75% yung mawawala. So, paano natin makukumpir sa botulism? Yan, botulism, kahit na ikis-kis mo pa yung infected, hindi nakakahawa yun. Basta hindi lang makain talaga yung laway niya. Diba? Hindi airborne yung botulism. So, ngayon, mapapasa din pala yan mga kanukis na i-inherit yan sa itlog, nabubuhay sila sa itlog or sa sisiu, from sa mama sa sisiu, itlog up to sa sisiu. So yun yung marix disease. So seasonal lang dito, seasonal. Di katulad ng botulism mga kanukis, basta pabaya ka, may stagnant water, nagpapakain ka ng mga lamaw-lamaw, nagpapakain ka ng mga bahaw na yung mga molds na, so hindi siya nasa sayo yan, nasa kalinisan mo. Kasi pagpabaya ka sa botulism, titirahin ka talaga. Pero ang marix, kwan lang yan, seasonal yan. Pag may tinamaan, mag-outbreak yan kasi airborne. So, di mo kayang ganyan, di mo kayang dakpin yan, hindi nakikita yan. Pero itong botulism, nakikita yan. Uy, bakit may nag-moist na dito? Huwag mo na ipakain yan sa manok. Hugas. So, nakikita ang kalaban sa botulism. Pero sa marix, hindi. So, okay, dyan na tayo. So, ngayon, ano ba yung treatment niya? So, sad to say mga kanukis, no treatment ang marix.
So ano bang gagawin natin? Prevention. Prevention is better than cure. So ngayon, paano ba natin ipiprevent? Vaccination. Mahal ang bakuna nito mga kanukis. So, pag hindi natin kaya, dito na lang tayo sa prevention. Hindi natin kaya. One of the prevention program is vaccination. Pag hindi natin kaya magbakuna, dito na tayo sa pangalawa. Huwag bumili ng manok kahit saan-saan. Magkaroon ng biosecurity program. So, potbat, huwag nang mag-invite. Huwag nang bibili. Pag bibili tayo ng manok, i-quarantine muna natin. Para sure. At saka, magkaroon tayo ng biosecurity. Pag wala tayong pang biosecurity, yung potbat at saka yung hand sanitizer, huwag na tayong mag-invite sa yard ng ibang breeder. Baka may marix pa. So yun, yun yung prevention. Immune booster. So ano ba yung mga immune booster? Marami. Probiotic, yung mga ganun, vitamins, turok tayo, ganyan. Okay. So, number five, pag nakitaan ng sintomas mga kanukis, bagong biliman or dyan sa yard natin, ihaw kagad, kal, or libing, sunog. Kasi highly contagious, nakakakuan talaga, ma-inhale lang ang abog, alikabok, patay na, wala na tayo. So, number six, hygiene, kalinisan. So, dito na pumapasok ngayon yung periodic disinfect kahit na sa kwan. Bili tayo ng sprayer na malaki. Yung 16 liters para whole yard mo ma-sprayhan talaga lahat. Whole yard, pati mga alikabok area, yuta, daanan, lahat. Disinfect. So, yan yung prevention na hygiene, kalinisan. Doon yun papasok. Lahat ng inuman, tubig, lahat, disinfect. Periodic meaning monthly, weekly, or whatever. Period. Basta may periodic ka. Yan. Diba? Disinfect all materials. Yun na. So, yung final say ko dito is biosecurity. Maraming general term talaga, biosecurity tayo. So, ito, explain ko itong biosecurity. Karamihan kasi sa atin, hindi nakakaintindi ng biosecurity. Ano ba yung meaning? Kasi pagkukuha talaga tayo para maintindihan talaga natin yung mga words or whatever, kailangan talaga natin unahin kung ano ba ang ibig sabihin ng biosecurity para ma-perform well natin. So ano ba yung biosecurity? Biosecurity, procedure or measures to protect human and animal life. That is biosecurity. So bisayain natin. Ito yung procedure or ito yung mga dapat gawin natin para maprotektahan ang mga tao, buhay ng mga tao o buhay ng mga animals or hayop natin, manok. So, paano ba natin protektahan yung manok natin ngayon sa sakit na yan? Kasi hindi nakikita yan. Okay lang yung botulism, nakikita. So ngayon, ganito ang gagawin natin. Putbat, kung hindi mo gustong magputbat-putbat kasi nauwihan ka, pag may narinig kang marik outbreak, huwag ka nang magpapunta sa yard mo. Kasi wala kang putbat eh. Kung bibili man tayo ng manok, huwag. Kung hindi talaga may iwasan, lagay muna natin sa malayo, dapat may quarantine area ka. Pag virus kasi, i-quarantine natin siya. After 14 days, nakita natin walang nangyari sa kanya, okay, balik natin. Balik natin sa kuha natin, sa area. So yun yung biosecurity. Yun yung protection. Hindi man natin pwedeng
barilin yan kasi hindi mo natin makikita yan, kalaban natin. Yun, put bat, huwag tayong mag-invite. Kung makabili man tayo ng manok, quarantine muna natin ng 14 days or 1 month siya doon. So, social distancing muna. Diba? At saka pagdating sa pagkain, kailangan yung magbigay tayo ng immune boosting. Ibuboost natin yung immune system, gamit tayo ng probiotic, ano ba yung mga iba pa, basta makuha lang, gamit tayo ng mga malunggay, kainin natin ng mga prutas, saka turukan natin ng vitamins para maboost yung immune system. So that is biosecurity protection. Protection yan. At saka tirahin natin sa pamamagitan ng kalinisan. Maghugas tayo ng pidirir, wotirir kada umaga. So, huwag tayong magpapainom sa stagnant water. So, yun. So, sana nakita na ninyo yung kaibahan ng botulism at saka marix, mga kanukis. Doon tayo nagkasablay eh. Kasi pag sinabi nating marix, so wrong kuan yan. Botulism pala, wrong kuan yan siya. Hindi natin na-diagnose ng tama. Proper medication is true, correct, and 100% diagnose. Ang ibig kong sabihin, 100% na magagamot natin, basta tamang sakit yung tinumbok natin. Yun mga kanukis. Yun yung panjan. Yun yung tirada dyan. So paano natin gamutin, tapos mali yung gamot na binigay natin dahil mali tayo sa nadala tayo sa maling akala. So kain tayo mga kanukis. Nagugutom ako. Parating nakaganyan yung mga bunganga natin. So maraming salamat sa lahat pala ng parating nanonood at nakasubaybay sa ating mga vlog. Thank you mga silent